sa mother side, they're very religious. Marami sa kanila involved sa spiritism. I saw them practice yung mga belief nila. Nung bata ako, I just find them amusing. On the other hand, yung father side ko, indifferent sa religion, sa faith. Mas malaki sa akin influence siguro yung father side. Not because they were influencing me to become atheist. It's more of, hindi kasi kami pinalaki sa religion. Hindi active ang conversation sa dinner table. As young as 6 or 7 years old, sinimulan ko na i-ask yung question na yan. Is there really a God or not? Sa case ko, pag nagtatanong ako, madalas kong marinig na sagot is masyado pa akong bata para itanong. Dahil sa paniniwalang ito, lumaki si Mel na tila baluktot ang konsepto ng tama at mali. Nung may nag-warn sa akin na aabangan kita sa pag-uwi, siguro dahil hindi ko sila pinakopya. Instead of escaping, I confronted the problem head on. Kasakitan kami. Nung bata pa ako, I made it a mission in my life. Ibubuli ko yung mga bully. Nabawasan ng isang bully, nadagdagan din naman ng isang bully. Which is, ako yun. I think yun yung result na wala kang clear concept of right and wrong. Mas naging masidhi ang mga tanong sa isipan ni Mel, bunga ng isang pangyayari. Nung namatay yung lolo ko sa mother's side, since kalaro ko lolo ko, every time na pupunta ako sa province, inalungkot ako. Ang tanong lang sa akin na na-create is, patay na nga ba talaga siya? Or is there really such thing as an afterlife? Nirevisit ko yung question na, is there really a God? Hanggang sa... Na-fascinate ako sa idea ng death. At the same time, natakot ako. Ayokong mamatay na hindi ko nalalaman yung meaning and purpose. At nabalita ko rin na namatay yung lolo ko in sleep. So dahil doon sa mga thought na yon, naisip ko na ako, ikaw mamatay din ako habang natutulog. Kung takot ka mamatay, dapat takot ka rin matulog. Pini-prevent ko matulog. Nakaupo lang ako. I know it's silly, but yun yung reality ko that time. Wala akong hope kasi wala akong answer. Kaya lang ako nakatulog, pagpagod na ako, pigilan yung tulog. So pagising ko, tuwan-tuwa ako na buhay pa ako. The painful part of waking up was there's no one to say thank you. Nang wala siyang masumpong ang sagot sa gumugulong mga tanong sa kanyang isipan. Out of arrogance, since gusto ko talagang i-reject na yung idea na there is a God, yung binigay na Bible dati sa school, pinunit ko yun pira-piraso. Ngunit sadyang di niya matatakasan ang pag-ibig ng Diyos. May classmate ako, and nares ko, follower siya ni Christ. Christian siya. Ba't kilala ko kasi itong tao na ito? Salbahe. Pero nagulat din ako, nagbago. Gusto ko man siyang awayin. I find them weird. Kasi they always talk about Jesus. Nakita kong gusto ko sa kanila. Sincere yung love nila for one another. Isang imbitasyon ang di niya natanggihan. Pagdating ko sa room, nagpakilala yung Bible teacher nila. Sabi niya, alam niyo ba magandang balita? Or ang good news na dumating si Jesus. Good news about those sa mga tao, hinahanap nila kung bakit sila nandito, meaning, purpose. I felt cheated kasi baka may nasabi ako, kinutsaba yung teacher na introduce sa akin si Jesus bilang Son of God. May narinig ako ng splashes of water. Tingin ako sa paligid, wala naman. Kinabahan ako, ang sunod kong na-experience, naamoy ko yung amoy ng dagat, tapos may naramdaman akong fresh breeze of air dumadaan sa mukha ko. And out of desperation, bumulong ako at sabi ko, God, is that you? Sige, ide-dare ko yung sarili ko maniwala sa kanya. At nung sinabi ko yon, yung bigat na parang bit-bit ko tsaka yung masikip sa dibdib, parang lumuwag. Sa sandaling yon, nalapit na si Mel sa kasagutang matagal na niyang sinasaliksik. Kasabay ng patuloy na pagbabasa niya ng Biblia ay ang paglalim ng kanyang relasyon sa Panginoon. Ang pag-ibig na tinamo niya naging kapansin-pansin sa kanya. Bago ako graduate, in-advise ako nung nag-share sa akin ng gospel na I should make peace before I leave. So lahat ng inaway ko, nilapitan ko at I made peace. Sa ngayon, ilang dekada nang nagtuturo si Mel sa mga bata ng kabutihan ng Diyos na bunga ng kanyang mga pinagdaanan.
Nakita ko yun na importante rin na ini-entertain natin yung questions ng mga children. Pag hindi natin in-address yan, lalakas sila na may ganyang question at kung saan-saan lang nila makukuha yung sagot. Sa dami ng kanyang hinahanap-hanap, sa mga tanong na bawat araw ay nadaragdagan, isang sagot ang natagpuan ni Mel. Hindi lang pala meaning and purpose yung nakita ko kay Christ, but every yearning ng human heart.